Si Chukiko ay isang miyembro ng photography club sa kanilang eskwelahan. Isang araw ay kinuhanan niya ng picture ang isang ginagawang building at kasama niya ang kanyang kaibigan na si Yoshi, at nakita niya ang kanyang kapatid na si Tommy na kasama si Tashio na kanyang crush. At habang kinukuhanan niya si Tommy ng picture ay biglang nahulog ang isang matuliz na bakal at tumuhog ito sa leeg at katawan ng kanyang ate. Kaya't na-shock silang lahat sa nakita. Pagkatapos ay dumugo ang mga mata ni Tommy at tumingin siya kay Chukiko. Makaraan ng isang taon ay patuloy pa ding napapanaginipan ni Chukiko ang pagkamatay ng kanyang ate. At sa araw ng birthday ng kanyang ate ay laking gulat ni Chukiko nang makita niya na bumalik ito. Kaya't tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang at inakap nila si Tommy. Pagkatapos ay sinabi nito na nagugutom na ako. Ngunit nagalit ito at sinabing hindi man lang kayo naghanda. Pagkatapos ay bigla nitong sinuntok ang kanyang picture na kinuhanan ni Chukiko. Kinabukasan ay nakita ni Chukiko na inaamoy at dinidilaan ng kanyang ama ang buhok ni Tommy. Kaya't nabigla si Chukiko sa nakita. At sa labas ay nakita niya na sinusunog ng kanyang ina ang lahat ng kanyang mga kinuha ng mga picture. Nag-away sila ni Tommy nang dahil sa mga picture at nang may tulak niya ito ay pinagalitan siya ng kanyang ama. At pagkatapos ay pinaghahagupit siya nito ng wire ng plancha. At sa banyo ay ipinakita ni Tommy kay Chukiko ang kanyang sugat sa balikat na pinagtusukan ng bakal dati. At napasigaw si Chukiko nang makita niya na may lumabas na dila sa sugat nito, at bigla itong naging isang malaking bukol na may mukha na nagsasalita. Kaya't nang dahil sa takot ay sinabi ito ni Chukiko sa kanilang mga magulang ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga ito. Pagkatapos ay sinabi ni Tommy na ayoko na talaga dito. At nang papaalis na siya ay nagmakaawa sa kanya ang kanilang mga magulang, dahil ayaw papigil ni Tommy kaya't pinatay siya ng kanyang ama at pinagputol-putol. Pagkatapos ay tumingin ang mga mata ni Tommy kay Chukiko. Kinabukasan sa eskwelahan ay ipinakilala ng teacher ang bagong transfer na estudyante. At laking gulat na naman ni Chukiko dahil si Tommy ang dumating, at nang buksan niya ang kanyang baunan ay nakita niya ang mga maliliit na mukha ni Tommy sa loob, kaya't agad niyang itinapon ito sa basurahan. Samantala nang hanapin siya ni Yoshi ay nakarinig ito ng ingay, at nang tingnan ang basurahan ay nakita din ito ang mga mukha ni Tommy sa loob ng baunan, at humaba ang mga dila ni Tommy at sinakal siya ng mga ito. At sa bahay ay lumabas ang tinapon na ulo ni Tommy sa basurahan, at sinabi niya sa kanyang ama na patayin mo ang aking ina, samantala ay kinausap ni Tashio si Chukiko, at naging masaya si Chukiko dahil sa wakas ay nakasama na niya ang kanyang crush. At habang nasa gym sila ay dumating si Tommy at hinamon niya si Tashio na maglaban sila, at agad siyang tinalo ni Tommy at hinalikan, kaya't sumama ang loob ni Chukiko. Pagka-uwi ay napansin niya na nawawala na ang kanyang ina, at pagkatapos ay pinakain na ng kanyang ama ang putol na ulo ni Tommy. At pinatay na pala ng kanilang ama ang kanilang ina. Kinabukasan ay hindi na pinapansin ni Tashio si Chukiko habang kasama nito si Tommy kaya't sobrang nasaktan si Chukiko. At sa studio ay ipinakita ni Yoshi sa kanya ang bukol nito sa balikat na may nakalabas na dila. Kaya't nang dahil sa takot ay agad siyang nagtatakbo sa labas. Tinanong ni Yoshi ang mga lalaki kung nakita nila si Chukiko. Hinawakan nila si Yoshi upang patayin nang dahil sa bukol nitong nagsasalita sa balikat. Samantala ay nakita naman ni Chukiko na sinasaksak ni Tashio si Tommy. Pagkatapos ay nabuo ang umagos na dugo ni Tommy at naging si Tommy ulit ito. At naghalikan sila ni Tashio kaya't nagselos si Chukiko. Samantala ay pinutol ng judo team ang ulo ni Yoshi. Ngunit tumayo ang katawan na walang ulo ni Yoshi at sinugod nito ang mga lalaki at lumabas. Samantala nang dahil sa selos ay sinaksak ni Chukiko si Tashio. At pagkatapos ay sinaksak din niya sa mukha si Tommy. Pagkatapos ay hinabol siya ng katawan ni Yoshi at nakita niya na patay na ang lahat ng mga lalaki kanina. At sa kwarto ay nakita niya na nagkapaan ng buhok ang ulo ni Tommy. At may maliit din itong mga ulo na nakalawit, pagkatapos ay nakita niya na may lumabas na namang isang Tommy sa locker, at nakapasok na din si Yoshi sa kwarto. At nang hahalikan na siya ni Tommy ay bigla siyang nagising at naisip niya na isang panaginip lang pala ito, at sa pag-upo niya sa lamesa ay natawa na lang siya sa sarili dahil inakala niya na totoo ang kanyang panaginip. Ngunit biglang kumain ng isang kumpol na mga buhok ang kanyang ama, at natakot siya nang makita niya na biglang bumaligtad ang ulo ng kanyang ina. At habang tumatakas sa kanyang mga magulang ay nakita niya sa pinto ang napakalaking mukha ni Tommy. At nagpakawala ito ng mga alupihan na mayroong mukha niya na humabol kay Chukiko. At pagkatapos ay pinatay ng mga ito ang kanyang mga magulang. At habang papanik sa hagdan ay itinulak niya si Tashio at kinain ito ng mga alupihan.
Bigla ding lumitaw si Yoshi at itinulak din niya ito kaya't pinatay din ito ng mga alupihan. Sinubukang ilak ni Tsukiko ang pinto ngunit biglang lumitaw ang dambuhalang mukha ni Tomie. Pinagkukuhanan niya ito ng picture kaya't umalis na ito sa pinto. Pagkatapos ay nagtatakbo na siya sa sala at sinabi niya kay Tomie na ako lang ang tanging tao na nakakaintindi sa iyo. At habang nagsosorry sila sa isa't isa ay bigla siyang pinatay ng mga alupihan. At sa huling eksena ay makikita natin si Tsukiko na lumabas sa kanilang bahay na kamukha ni Tomie. At pagkatapos ay sumama na siya sa bahay ng isang lalaki at makikitang sinaksak siya nito sa kwarto. At pagtingin niya sa salamin ay nakita niya ang kanyang ate na si Tomie at nagtawanan silang dalawa. At ilang sandali ay namatay na si Tsukiko. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Don't forget to subscribe, like, share and comment at maraming salamat sa suporta mo.